Si Pangulong Duterte mismo ang nagsabi, nagalok siya magbitiw sa pwesto na magpatawag ng command conference ilang linggo na ang nakakaraan. Sabi ko, bitawan ko lahat yan. Pwede ko, the irony of it all is you want to kick me out. Naghahanap lang ako ng rason. Really, I'm going home. I'm tired. Yan ang totoo niyan. Kasi hindi ko talaga kaya ang corruption. Ang paglaban sa katiwalian ng isa sa mga bili ng Pangulo sa mga bagong empleyado ng gobyerno na nanumpa sa harap niya sa Malacanang, binanggit din ng Pangulo na ni Piso raw, wala siyang ninakaw sa pamahalaan. At ang tanging kasalanan lang daw niya... Ako? Sabi ko sa military, anong kasalanan ko? Nagnakaw ba ako dyan ni Piso? Tino? Did I prosecute somebody na pinapinakulong ko? Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. Pinuno rin ng Pangulo ang juvenile justice law ni Senator Kiko Pangilinan na nagtaas sa edad ng mga kabataang pwedeng parusahan ng batas. Pati ang Human Rights Commissioner na kaanak ng Hari ng Jordan, di nakaligtas sa batikos ng Pangulo. Now you come to me na sabihin mo, I need a psychiatrist. Gusto kong sabihin ka pala. Kaya sabi ni Esperon, Mayor Wang, kimupuntar ba tayo sa Jordan, kaibigan tayo ng helicopter. Binigyan na tayo ng helicopter. Tapos ano mo sabi ng King of Jordan? Do not mind that brother. He's... Nagbiro naman ang Pangulo tungkol sa krisis sa bigas. Ngayon na marami na nang narehab, kaya tayo nagkaroon ng rice crisis. Kumakain ang mga... No, maybe next time pag may crisis naman, instead of you distribute sebo, kumain yung iba para we can save rice for the others, especially the innocent and the good ones. Tina Panganiban Perez, GMA News.